Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB muli at yun. Tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe ko dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang finish na. Honteveros walang kawala sa utos. Ipisara PBBM, Senado, Dilawan at Media iyak. At yung play na natin kung lalaman na to. Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang sinimula ng ama, tatapusin ng anak. Ito ang naging komento ng marami sa ating mga kababayan dahil tila itatama na di umano ni Vice President Sara Duterte Carpio ang kasaysayan ng kasinungalingan patungkol sa martial law. Revisyon ng libro, isusulong di umano ng mga tao para naman maitama ang kasaysayan at hindi maloko ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga kabataan. At Senator Risa Honteveros, tila lalong nanggigigil sa lumabas na posibleng direktiba ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isa nga sa nakikitang posibleng mangyari ng ating mga kababayan nang maupo si Vice President Sara Duterte bilang Deputy Secretary ay ang magkaroon ng revisyon ng mga libro patungkol sa martial law. Matagal din ang panahon na naloko di umano tayo ng mga dilawan patungkol sa ating kasaysayan at lalong-lalo na sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na tila puro negatibo ang inilathala patungkol sa pamilyang Marcos. Samantala, sinabi nga noon ang posibleng mga direktiba ni Vice President Sara Duterte Carpio para sa Department of Education na kinakatakutan di umano ngayon ni Senator Risa Honteveros dahil siguradong hindi na makakaporma ang mga makakaliwang grupo nila sa mga kabataan. Unang direktiba, remove and reverse all anti-Marcos contents in all the school textbook. Second directives, all submersive documents and books will be removed from the school campuses. Third directives, require all the able-bodied students to undergo basic military training. Fourth directives, all activism will be graded. Activism meaning you can fail and your scholarship can be revoked. Fifth directives, patriotism and nationalism will be part of the curriculum. Sixth directive, intelligence officer will be assigned to school campuses to detect terrorist recruiters. End quote. At kapag nangyaring maitama ang kasaysayan, ay paniguradong tapos na ang paghahari ng mga dilawan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama yan VP Sara, ipamulat mo yung katotohanan sa mga Marcos. Sa totoo lang naman, wala naman talagang kasalanan ang mga Marcos. Bakit yung mga dilawan? Ano ba ang ginawa? Nagpayaman lang. Humanda ka Risa Honteveros. Ibang klase yung kinalaban mo. Matapang, may katwiran din yan si Sara Duterte. Tapos abogado pa yan. Honteveros, if you really love our country and the Filipino family, throw away all your biases against the Marcos and the Duterte. Concentrate and focus on rebuilding our country. Cooperate with the Marcos Jr. administration to promote the development of our country and the lives of our countrymen. Be a good opposition and not to criticize for the sake of being an opposition. Salamat talaga at naitalaga si VP Sara sa DepEd para maituwid niya ang katotohanan tungkol sa martial law na lumason sa kaisipan ng mga kabataan. Salamat sa Unity Team. God bless you in our country. Our country will be great again. Tama lang na itama ang maling paniniwala ng mga pinklawan nang makorek na once and for all. Lilinaw lang po natin, wala pong illegal sa pagpapalibing kay Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. At ang tanging may yagbuls, hindi natakot sa mga tao
Kasi yan ang panakot nila eh. Takot. Bakit mula kay Curie hanggang kay sa anak niya si Pinoy, walang nagpalibing na presidente. Takot sa tao eh. Akala nila very popular si Ninoy talaga eh. Si Pangulong Duterte lang po ang nagpamuka dyan na hindi naman totoong, di ba? O ngayon, pinalibing ni Pangulong Duterte, may problema ba? Wala nga komisyon na pinalibing niya yan dahil hindi naman labag sa batas yan. Okay. Ito pa po. Dito po sa may sinabi, alam nyo naman lahat ng quotation ngayon ni Ninoy. O yan na, pasok na tayo kay Ninoy. Alam nyo naman lahat ng quotation kay Ninoy. Lalabas na ngayon. Ito po ang isa sa mga sinabi ni Ninoy. I could have opted to seek political asylum in America. But I feel it is my duty, as it is the duty of every Filipino, to suffer with these people, especially in time of crisis. Alam mo, buti pa nga, nag-asylum ka na lang doon, na nahimik na lang kayo. Diba? Eto, hindi natin mababalik yung kasaysayan. Pero kung tutuusin, yung pagkamatay mo, nagkaleche-leche ang bayan ng Pilipinas. Alam mo na yan eh, isinugal mo yung sarili mo, di ba? Alam ni Nino yan eh, na may mga threat sa kanya na titirahin siya. Alam niya yan eh, calculated ba? Gusto niya ba talaga maging hero? Pwede. Hindi natin alam kung ano nasa utak niya. Pero alam mo yung danger na anytime pwede ka or naniniwala ka na very obvious na pag ikaw ay pinapatay, si Marcos ang sisisihin. O di ba? Kaya sa isip mo siguro, hindi ako mapapapatay dahil Marcos eh, ang sisisihin. Yun nga nangyari. Si Marcos nga ang sinisi. Bumagsak ang ekonomiya natin dahil sa pagkamatay ni Pinoy. Yeah. Ni Ninoy pala. O yun ba naman kung siya ay nanatili na lang sa Amerika? Eh hindi. Gusto niya talagang mamuno ng oposisyon. Yan po ang katotohanan. Gusto mo maging pinuno ng oposisyon, mapatalsik si Marcos. Political po yan lahat. O ngayon, sa question na tayo. Punta na tayo sa question natin. No? Si Ninoy ba? Ha? Is Ninoy Aquino a hero? Tignan po muna natin yung mga sinong mga nagsasabi ko nga, sarap na buhay mo sa Tatex. Masarap na buhay mo sa Amerika, bumalik-balik ka pa. Kung hindi namatay si Ninoy, baka Singapore na rin tayo ngayon. Di ba? Wala, hindi naman magkakagulo. Ito po ang sinabi ng ano. Di ba, tinatanong pa ba ito? He's definitely a hero. Di ba? Sabi nitong nag-post. Sabi ni Gloria Macapagal Arroyo, Ninoy Aquino, our latest national hero. Latest national hero because in my administration, in an executive order, the law proclaimed him as a national hero. Ikaw pala may kasalanan nito, Gloria Macapagal Arroyo. Pre-noclaim mo pa. Pre-noclaim nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, si Ninoy Aquino bilang national hero. Kita nyo na? Okay, National Historical Commission. Ito po, may mga say-say sa, ano, sa pagtatalaga ng hero. Kung titignan natin yung naging impact niya on the national scale, marami nagmarcha sa EDSA dahil kay Ninoy. And for that, Ninoy, for all accounts and purposes, can be considered a national hero. O can be considered daw. Okay. Alam po ninyo, wala naman duda eh. Di ba? Wala pong duda nung kamamatay ni Ninoy. Eto ha, bigyan kasi rin natin ng time frame. Yung kamamatay po ni Ninoy, nakita nyo naman kung gaano kalaki yung nagpalibing sa kanya. Bigyan natin historical context. Nung kamamatay ni Ninoy, alagang hirong-hero siya. Kahit kayo, buhay na kayo nun. Hindi nyo ku-questionin. Panahon ni Gloria, walang kumu-question. Di ba? Pwede nyo sabihin, bakit ngayon nyo lang kinu-question? Nung panahon na diniklara yan, wala tayong question lahat. Talagang ganun. Yun nga po yun eh. Yun po yung panahon na parang pinakasikat na tao. Halimbawa po, kung titignan nyo yung dami na nakipaglibing, putya, Rico yan. Isa sa pinakamarami nakipaglibing kay Rico yan. 100 years from now, maiisip nyo ba yun? Rico yan? Sino ba yan? Bayani ba yan? Bakit ganyan karami? Baka nga mas marami pa nakipaglibing kay Rico yan kaysa kay Ninoy Aquino. Sikat na sikat si Rico yan nung panahon na yun, nung siya'y namatay. Uh-huh. Di ba? Para si Togo. Pucha, ang dami nakipaglibing kay Togo. Eh ngayon, hindi natin kilala kung sino si Togo. Ano yan eh? Yung may time yan eh. Time
ang pagkakaiba kasi ng hero, lalo na national hero, dapat mula nung ikaw ay kinonsider ng mga tao na national hero, habang tumatagal, habang lumalakad ang panahon, lalo ka nagiging hero. Eh eto si Ninoy, 40 years ago, binaril siya. Nung mga unang taon, nung binaril siya, kayo mga bata pa ako nun. Pero wala pong kumu-question sa heroism ni Ninoy noon. Pero ang test po ng pagiging hero, hindi yung immediately after ng ikaw ay namatay. Ang test po ng pagiging hero, kung 50 years mula nung namatay ka, kinukonsider ka pa rin hero. 75 years mula nung namatay ka, kinukonsider ka pa rin hero. 100 years mula nung namatay ka, kinukonsider ka pa rin hero. Ang tawag po dyan, test of time. At si Ninoy Aquino po, hindi pa po siya nakaka 50 years. Ang dami nang kumu-question ngayon. Ngayon po ang batayan. Tanungin ko po kayo, sino po sa inyo kumu-question sa pagiging hero ni Rizal? Wala. Sino sa inyo kumu-question sa pagiging hero ni Bonifacio? Wala. Pagiging hero ni Marcelo Del Pilar, pagiging hero ni Graciano Lopez Aina, pagiging hero ni Lapu-Lapu. O, pero sangkatutak ang kumu-question. Mahigit kalahati ng populasyon ng Pilipinas kumu-question kung si Ninoy nga ba ay isang tunay na bayani. Eh sasabihin nyo. Eh siyempre panahon ni Marcos ngayon, 'di ba kalaban ng mga Marcos yung Aquino? That's my point. Yun nga po yung point ko eh. Ang hero po sa lahat ng panahon ni hero ka. Nakukuha po ninyo? Kung ikaw ay totoong hero, dapat yung test of time ay nasa pabor sa iyo. Kung 40 years ka pa lang na namatay, kino-question na yung pagiging hero mo. Yun mismo yung dahilan kung bakit hindi ka pwedeng i-consider na hero. Dahil kino-question ka na. 40 years pa lang. Eh sila Rizal, 100 years ago. 100 years ba si Rizal namatay? Oo, tama. 1896 si Rizal eh. Oo, 100 years ago, hero pa. Oo. Ikaw, 40 years ka pa lang namamatay, ang dami ng question, hindi ka talaga tunay na hero. Ayun po yung ibig sabihin ng heroism. No, may test of time yan. Ayun nga po sa isang historian, si Teodoro Agoncillo, pinakasikat na historian sa Pilipinas, sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa. Marami nagtatanong sa kanya, kasikatan ng EDSA, bakit hindi po kayo nagsusulat tungkol sa EDSA? Historian ako eh. Kinakailangan mo muna ng perspective. Kasi, nung panahon ng EDSA, high na high tayo, parang ang EDSA ang pinakatampok sa kasaysayan ng Pilipinas. Sabi ni Consilio, hindi. Kinakailangan mo muna lumayo sa panahon na sikat yung EDSA. Ngayon ba, sa palagay nyo, yung EDSA Revolution ba? Yun ba ang pinakatampok sa ating kasaysayan? Hindi na, di ba? Pero may time, nung mga 1986 hanggang 1990s, talagang pag naririnig nyo pa yung mga kantang handog ng Pilipino sa mundo, nangingilabot ka pa eh. Hindi niya po yung test of time. Hindi tumagal yung EDSA. Eh ang popularity ni Pinoy, ni Ninoy, ay nakabase sa EDSA. Mm-hmm. Ang popularity ni Pinoy, ni Ninoy, nakabase yan sa EDSA Revolution. Kung yung EDSA Revolution ay hindi na po gaano kinomemorate ngayon. Putya, ilan ba nagpupunta sa EDSA? Di ba? So kung ang batayan mo ng pagiging bayani ay EDSA Revolution, ang sinasabi kasi na marami, tignan nyo lahat. Yung pagkamatay ni Ninoy, ang naging dahilan, kaya nag-alsa mga tao, namulat laban sa mga maling pamamalakad ni Marcos, etc., etc., at nagkaroon ng EDSA na napilitan si Marcos na manawagan ng eleksyon at dahil sa eleksyon, walk out ng mga Comelec, Marcos, nagkaroon ng EDSA. Kasi sikat na sikat yung EDSA noon. Kung ang batayan mo lang ng pagsikat ay dahil ikaw yung pagkamatay mo, yung mitya, kung bakit yung EDSA ay ang culmination ng kamatayan mo ay EDSA Revolution, eh paano yan? Hindi na sikat yung EDSA. Wala na silbi. Dahil kung tao at tao lang, si Ninoy, kukwestiyon ninyo, anong ginawa ni Ninoy?
Anong ginawa ni Ninoy nung siya ay senador? May natatandaan ba kayong batas ni Ninoy nung siya ay senador? O nung siya ay tarlak ka congressman o tarlak ka governor? Di ba? Panalo nga si Marcos, pinalalabas nga nila na nandaya si Marcos, kaya nga nag-EDSA, di ba? Yeah. Ayun naman, oh. Okay. Ang point ko lang po, kung yung dahilan naman ng pagiging bayani ay hindi na rin kinikilala na talagang pinakadakilang, kaya po siya kahilera ni Rizal Bonifacio, eh. Dahil meron pong debate noon, ano ba mas importante? Yung revolution ba ni Bonifacio? O yung EDSA revolution? Puta, kino-question yung revolution ni Bonifacio, eh. Nung kainitan po ng EDSA, yun po yung sinasabi natin, habang sikat kayo, ganun lang po yun, no? Kasikatan lang ng EDSA. Eh nung nalaos na yung kasikatan ng EDSA, wala na nga nagsa-celebrate, eh. Ano po ibig sabihin ng wala na nagsa-celebrate? Kung hindi na pinagsa-celebrate yung EDSA na yan, hindi na kinikilala ng mga Pilipino yan. Uh-huh. Ang tingin nga dyan ng Pilipino sa EDSA, ano eh, pantatraidor ng iilan. Iilan, kahit milyon-milyon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At yan nga mga kabalita natin, no, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan, na kung saan patungkol nga rito sa DepEd, na kung saan yung talaga nga pag-revisa nga patungkol nga sa libro o kasaysayan nga ng dating Pangulong Marcos, at syempre yung kasaysayan tungkol nga rito kaya Ninoy Aquino, na kung saan tila nga ba nais revisahin ito at talagang itama yung kasaysayan sa naganap nga na EDSA revolution nga, at syempre yung mga panahon na talagang tila nga ba pinagbibintangan patungkol nga sa nangyari dito nga sa martial law, at syempre yung patungkol sa naging pamumuno nga ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos nga, na nais nga ito bigyang linaw at talagang itama yung mga kasaysayan o yung mga nakasaad syempre sa mga libro na mapamulat nga yung tamang kasaysayan nga. Yan ang isa sa mga nais nga gawin, no, ni Vice President BP Sara nga. Dito nga talagang nagbigay pa ng mga direktiba ukol dito. Sa mga direktibang yun, tila nga ba kabado daw itong si Risa Honteveros. Malaking dagok nga ito dito sa mga dilawan, mga kabalita natin. Na kung saan yung patungkol nga dyan, no, sa mga kasaysayan na talagang tila nga ba na maling pagmulat o tila nga ba binulag yung maraming Pilipino, nais ngang itama ngayon sa pamumuno nga ni BP Sara yung mga nailagay nga sa libro na hindi angkop o hindi akma, o talagang tila nga ba may pagkabayas nga. At dito mga kabalita natin, na kung saan nagpapahayag naman dito si Badong Aratilis patungkol nga sa people power o dito nga sa EDSA revolution nga, na kung saan tila nga ba kine-question, o talagang maraming kumine-question na kung bakit naging bayani itong si Ninoy Aquino, mga kabalita natin. At yan yung katanungan na talagang nakahilera pa siya sa mga tunay nga na bayani, na dito nga tila nga talagang pinapamulat at talagang naisisaad ni Badong Aratilis kung saan naging bayani itong si Ninoy Aquino, o ito nga ginawa niya para sa ating bansa, na kung saan halos wala na nga daw nagsiselebrate ng people power o ito nga EDSA revolution na to, sapagkat talagang ito'y natapat lang o nataon lang sa kasikatan nga ng EDSA, kaya ito'y nagkataon na talagang maraming sumuporta at talagang marami nga daw na nabulag sa maling pag-aalsa, o tila nga ba daw ito'y pagtatraidor nga sa bayan. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yan mali, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito mali lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!